Yes! What's up mga kapatid? Ayan! So nandito kami ngayon ng mga coaches. Si Coach Purse. Good morning! Yes! And si Coach Neil. Ayan, so ano bang meron ngayon? Tayo ng isang OFW na nakapag for good. Galing kami siya ng bansang Dubai and then nag-connecting ko ba Egypt. Wow, yeah. Galing pa sa Egypt. May, yes. May dalang pyramid to. Yun. Di ba? Kaya kumbaga ang nakaka-excite doon, bukod doon sa nagkaroon siya ng savings, yes. Ang nakaka-excite pang part dito, yung makakasama niya na yung loved ones niya. Yes. Di ba? So, kaya abangan niyo mamaya. Grabe. No. So tayong balahibo ko. Ako din eh. Ako din eh. Alam niyo yung tipo na ilang taon ka nagtiis at finally makikita mo na rin yung mga anak mo, mahal mo sa buhay, no? At higit sa lahat talaga na iba yung tinatawag na time freedom. Okay. Okay, na habang kumikita ka, nakakasama mo yung loved ones mo talaga. Di ba? Kaya yun muna, bibitinin lang muna namin kayo ng konti dahil malapit na po kami dun sa airport na kung saan susunduin natin yung mapapahin natin OFW from Egypt! Yes! So nandito na po tayo sa Kingsford Hotel. Susunduin na po natin yung ating kababayang OFW na nag-quarantine po dito galing sa Egypt. So, bababa na tayo! Hello! Hi! Hello, hello! Oska! Kaya ka! Oh! Ay, grabe oh! Hello! Hawak muna ako. Hawak muna ako. Hawak. Ay grabe, ano man sabi mo? Kabayan, maling basar na. Excited ka ba? Naka... Sobra. Nasama mo na kami dito? Yes! Kayo na ba dyan? Ano? Ha? Grabe, no? Guys, ito yung pangalawa nating OFW na sundo. Grabe na, so welcome! For good na talaga. Woo! Yes! What's up mga kapatid? Ayan! So nandito na tayo ngayon sa Kingsford Manila Hotel. And eto na po, kasalubungin natin yung kababayan nating OFW na galing po sa Egypt na ngayon po makakapag-for good lahat. Interview natin! Hello! Hello po! Ayan! Partner coach Maylin? Yes. Saan bansa ka po galing? Egypt po, Egypt. So, sa Egypt? Para yes. Si Paul lang magsalita. Ano masasabi mo? Ay, grabe. Sobrang excited ako, Coach Mike, Coach Evelyn, Coach Arlene, Coach Joan. Bilis na kayo na. Pumunta na kayo. Uwi na. Anong kamusta yung biyahe mo? Sarap. Nakahiga ako sa plano. Luwag sa plano. Saan bansa ka ba galing? Egypt po, Egypt. Sa Egypt? Okay. Aras talaga sila magsalita. Yung nadodoble yung salita. Egypt po, Egypt. Oh, wow. Ina nga kayo. Excited ka namang makita si John Paul? Yes, sobrang po. Sobrang. Ayan. Alam mo ba na sobrang ang laki ng naging improvement ni John Paul? Yes po, talaga. Sobrang. Diba? Salamat po talaga sa inyong lahat. Talaga. Ayan. Sige, ano yung message mo sa mga makakapanood nito? Especially sa katulad mong OFW. Ayun. Para sa mga katulad ko pong OFW, lakasan yung love nyo, subukan nyo itong gawin para at least makauwi na kayo ng Pinas for good, di ba? Yes! Ayan. So, ayan po yung mga poging coaches. Yes. Si Coach Neil and si Coach Purse, ang head natin ng OFW.
Go Home Project Program Plan. Yes. Di ba? So, yun lang. And papunta kami ngayon sa hub na kung saan makikita niya ngayon yung kanyang anak na kumbaga 17 years old na doon na po nag-18 sa hub. Di ba? Kaya, nakakatuwa lang kasi alam niyo yun, ito yung ginagawa namin na yung programa namin sa mga anak ng OFW at the same time sa mga katulad ng OFW na kumbaga nandiyan sa ibang bansa, ginagawa yung trabaho bilang isang OFW na para maibigay yung magandang buhay sa Pilipinas, sa family nila dito sa Pilipinas. So yun po yung ginagawa namin na habang nandiyan ka, isipin mo na lang, imagine mo na lang na habang nandyan ka, nagkakaroon ka ng dagdag income, nagkakaroon ka ng magandang buhay para pag-uwi mo dito sa Pilipinas, eto pong tao na to, si Coach Maylin Basarte, meron po siyang withdrawal or savings na sa almost 100,000 plus. Diba? So, balita ko meron ka palang check eh. Yes po! Magkano? Yung malupit to, magkiklaim ako na check ko 104,182. Ayan, di ba? So, nakakatawa kasi wala pang, kumbaga 1 year pa lang siya, no? Wala pa po. 10 months pa lang. Yes, 10 months. Grabe, 10 months pa lang, di ba? So, yun lang. Tara, guys. So, papunta tayo sa hub natin, sa Dreamcatcher. And excited na po makita ng buong hubbers natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Yes! Thank you, kuya. Ah, dito ka. Sakay ka dito. Ayan. Oo, talaga. Simento ko lang bukas. Sige. Ayan. Adjust mo na lang yan. Grabe, ang gwapo na talaga dito. Salamat! Yun! Ito na siya. Tara. Yes, tara. Ayan. Napakalitang mundo, Coach May. I'm so happy for a few moments later. Excited ka na mamakita si Paul? Tama. Yes, nak. Nasaan ka na? Kala ko kasama ka. Hindi ba? Oo. Pangilan ba si Paul sa anak mo? Pangalawa po. So, ibig sabihin, nung umalis ka, si Paul, mga 16 years old. Opo, 16. Diba? Ngayon, kasi kaka-18 niya lang eh. Diba? Hmm. So, yun guys, and nandito na kami sa Muntinlupa, and malapit na tayo sa hub natin dito sa Dreamcatcher Hubbers, yes. No? Kaya nakaka-excite lang kasi mawiwitis niyo po yung isang ina na OFW na kumbaga pinagkatiwala niya po sa amin yung kanyang anak, no? Pinagkatiwala niya po sa amin yung kanyang anak na naging part po ng hubber natin. Eh, nakakatawa. Dahil sa after 2 years, ngayon na lang uli sila magkikita. So, tingnan natin kung ano yung reaction ng mag-ina. Di ba? Nakakatawa lang. Kasi bibihira kasi yung ganitong moment na alam mo, yung kumbaga, hindi namin sila mga kakilala eh. Hindi naman kami magkakakilala personally. Yes. Pero dahil dito sa opportunity na to, nakakatawa kasi hindi lang sa pera. Oo, kailangan natin ng pera, pero nagbi-build kami ng isang pamilya. 'Di ba? Iyon yung kagandahan dito sa ginagawa namin dito sa community. Kaya andito na tayo. Ayan na. Ayan. No? So, ayan. Tara na. Doon mo na lang siya, ano? Sa may gate. Ano, excited ka na? Sobra. Tara. Wala pala akong mask. Ayan, balik tayo dyan. Ayan, so siyempre, before ka magtuloy-tuloy sa taas, ayan, so surprise ka na muna namin. So, okay.
At ako sa'yo. Actually, ako, hindi ako naiyak eh. Naluha lang ako. Grabe. Ano, Paul? Ano masasabi mo? Nag-iwak, nag-iwak, nag-iwak. Hindi ka iyak pa. Nga pa nga, hindi ako iiyak. Basta nga kami din po, sabi ko iiyak. Make a wish. Hindi ako magsalita! Para mabigyan niya ng magandang buhay yung family niya. And sa 2 years na yon, kung narinig niyo yung interview kanina sa kanya, na sa 2 years na, naiyak ako eh. Sa 2 years na, ano, sa 2 years na pagtitrabaho niya bilang isang OFW, ang daladala niya lang na is 12,000. Imagine niyo po yun ha, kasi bakit? Siyempre, nagpapadala siya monthly sa family niya. Kaya, kumbaga, sa 2 years na yun, anong naipon niya lang is 12,000 lang. And the good thing, guys, dahil sumubok siya dito sa opportunity, yung kanyang income, yung kanyang savings na meron dito po sa Empowered Engineering City, ang i-claim niya po next week is nasa 104,000. Diba? 10 months pa lang po siya dito. And ang pinaka nakaka-excite dito yung moment na nagkita sila mag-ina kanina. So 16 years old pa lang si Paul noon and ngayon 18 years old na. And nakakatawa, yun yung ano eh, yung nakaka-excite na part na yung pera pwedeng bumalik eh. Di ba? May pera ka, nawalan ka ng pera, pwedeng bumalik yan eh.
Pero yung oras at panahon, pag lumipas, yung 2 years na nawala siya, hindi na natin may babalik yun. Tama? Pero ang masaya lang dito, dahil ngayon, for good na siya, nakapag-for good na siya dito sa Pilipinas, and ngayon po, kasama niya na yung kanyang anak, and after a week, babakasyon sila sa province, and babalik ulit sila dito sa camp. Kaya sa lahat ng mga kapanood itong video na to, kung isa ka din sa mga katulad niya na ilang years na dyan sa abroad, eh paulit-ulit lang din yung nagiging resulta, paulit-ulit lang din yung nagiging resulta ng buhay. It's about time na sumubok ka dito sa opportunity na to. Kasi kung wala kang babaguhin sa ginagawa mo, paulit-ulit lang yung nagiging resulta mo. Diba? Kaya huwag kang mag-alala, dahil nag-build po kami dito, hindi lang negosyo yung ginagawa namin. Nag-build po kami ng isang pamilya na kung saan, kung ano yung nangyayari sa bawat isa, mangyayari din po sa inyo. So yun lang po, maraming salamat, and thank you. God bless you. A few moments later. Oh, hello guys, ayan. So nakita na silang mag-ina. O, di ba? Yes! Ayan, so interview natin para please marinig natin kung ano yung experience ni Coach Maygin na isang OFW before na ngayon nakapag-forgood na. Ayan, so, hello! Hello po! O, kamusta yung ano mo? Kamusta yung experience mo na pagdating mo ngayon? Ano yung naramdaman mo? Sobrang saya ko, di ba? Kasi nakasama ko na yung anak ko at the same time yung pag-welcome sa akin ng buong RBI, grabe! Di ba? Sobrang solid talaga RBI! papaiyakin nyo na naman ako eh. yung na-miss mong pagkain na ngayon nakain mo? Adobong baboy! Adobong baboy, di ba? Ano, masarap? Sobrang sarap. Sabi nung kasama natin dito, since 2 years kang hindi nakakain, so araw-araw daw yun ang ulam mo. Umay! O ikaw naman, bilang anak, Paul, anong masasabi mo sa mama mo? Yun po, sobrang saya po kasi yung time na malayo po siya, na matay po, hindi naging sama po talaga. Sobrang saya ko, pwede ko pong paliwanag yung naranaw ko po kayo kasi ngayon po, na natitulog mo yung mama ko talaga. Sobrang thank you po. Para lang kayo magkapatid. Ikaw yung kuya. Sobrang thank you po kay may parade na pamilya po sa Bukong RBI na kumaga yung oras po kumaga kasi matatagal pa po sa abroad kung hindi na po talaga ginawa ito po yung publicationarism. Sobrang thank you po kasi na-involve din po ako na isa na po ako sa mga katulong din po kay mama lalo na po sa pamilya. Yes! Yes! Diba? So final message mo sa mga katulad mong OFW na hindi pa part ng community, ano yung masasabi mo sa kanila? Para sa mga katulad kong OFW, lakasan nyo lang yung loob nyo, di ba? Sumubok lang kayo dito kasi ako naman is sumubok lang din. Kung bakit naman ako ngayon is nakauwi na ng Pinas for good, ang malupit doon, hindi lang resibo. Tinapon ko yung mga resibo kasi meron na akong kita dahil dito sa empowered consumerism. Yes! Yes! Di ba? So yun lang, thank you so much and guys, nag-i-start pa lang tayo, di ba? So, nag-i-start pa lang po tayo. Ayan. So, kaya sa lahat po ng mga madadaanan nitong video na to, kung sino man ang nag-share ng video na to, balikan mo agad dahil yung buhay na naghihintay sa'yo, sobrang ganda. Okay? Sumama ka sa amin, alam namin na ito yung gusto mong buhay na habang nag-Facebook ka, nag-online ka, ano man ang pinagkakabalan mo, alam ko na gustong-gusto mo din yung ganitong buhay na nakakapag-travel ka saan man sulok ng bansa, saan man sulok ng lugar. Nakakapag-travel ka at the same time kumikita. Yay! So yun lang! Bye-bye! Ella!